sarili ko. I am Jessica Lopez and I am a fishbone artist for 7 years now. Gumagamit ako ng mga tinik or buto ng isda as a medium in creating an artwork. So in line with Deboning for art and the environment, gaano ba ano ka-powerful yung art in creating an environmental awareness? So how powerful is art? Perhaps the simplest answer to that is art touches us emotionally. When we see a powerful work of art, you feel it touching deep within your core, giving us the power to make real life changes. So how powerful it in creating environmental awareness? Paano nga ba? So aside from sa message, ang pinaka-importanteng mag-create ng awareness is yung medium or yung material na gagamitin natin. Like for example, sa art, meron tayong mga acrylic, oil, pastel, watercolor in creating an artwork. Pero sa in creating awareness, aside sa message na pwede nating i-convey is yung junk art. What do we mean by junk art? Ito yung mga materials na ginagamit na patapon na yung hindi na yung tinatapon na and we turn it into something beautiful. Like yung fishbone nga is tinatapon lang nila yun sa market, which is dun sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dun sa BFAR. Yung mga nagdi-debone doon, meron yung mga tinik nila, tinatapon lang naman din nila. So what we do dati, nung kasama ko yung father ko, hinihingi namin yung mga tinik doon and libre lang namin yun na nakukuha. Tapos, nagbibigay lang kami ng pangmerienda as pasasalamat din sa kanila. So yun. Kasi napaka-importante nung awareness na yun, lalo na ngayon we encounter na dumadami yung population natin, tapos nagiging problema rin yung maraming basura. So what we can do as an artist or our art, yung pagiging artist natin is we should also care for others, we should feel for others, and we should think of others. Hindi lang yung pagiging selfish or yung iisipin lang natin yung kapakanan natin. By true means of art, dapat may concern din tayo sa ibang tao. Malaki yung maaambag ng arts environmental awareness by using our junk medium. Yun nga, imbis na patapon na, gagamitin natin sa mas magandang bagay, at least makakadagdag tayo sa suliranin, hindi makakadagdag sa problema. Yung creativity natin is will add solution sa mga kinakaharap natin with regarding our environment. Imbis na itatapon lang nila sa deboning station, which they only bury it afterwards pagkatapos nilang mag-debone ng mga fishes na i-export nila sa ibang bansa. Kasama ko yung father ko noon na kumukuha ng tinik ng isda doon. And mahirap yung process, sobrang hirap talaga, as in matrabaho. Kumbaga sa trabaho times 3 yung effort na kailangan mong ilaan, but as long as you are happy naman dun sa ginagawa mo and mag-enjoy ka lang siya, mag-enjoy ka lang at magiging worth it din naman yung lahat ng pinaghirapan. Sa art touches our emotions, and by simply looking at an artwork, sometimes we feel the message. Importantly, yung medium kasi na ginagamit na magko-connect sa environment. Pag nakita yun ng viewer yung artwork mo and alam niya yung medium na ginamit mo is from the environment. Like example, yung mga patapon ng gamit na mga hindi na ginagamit. And with a little description of your art, you can touch the viewer. Yan. Actually, kaya fishbone, kasi siya, nagkataon lang na dun sa isang workshop nga sa Ifugao nung assistant ako na nag-facilitate ng workshop. Yung ulam namin nun ay tilapia, tapos ayaw kong kainin. Tapos sabi lang nung teacher na
doon daw sa tilapia, may hugis isda daw doon sa buto niya. Dito sa may bandang ulo, mayroong hugis isda sa tinik niya. So, doon ako nag-wonder na why not make it an art din. Doon nga sa pagpupursue, paano makakaipon, dahil kung mag-iipon lang ako gamit yung mga pinag-ulam namin, tapos yung mga hinihingi ko sa kapitbahay, hindi siya magkakasya para makabuo ng artwork. Eh, since taga Pangasinan naman ako, and yung father ko is dito sa Binmaloy, malapit lang yung dagupan na pinagkukuha na ng Deboning Station, kaya hindi naging problema yung pagkuha ng resources kasi very abundant talaga. Kahit pag kumuha ka talaga, halos bibigay na nila sa iyo lahat, pero syempre hindi naman namin kakayanin lahat yun. So parang naging connected lang siya sa isa't isa na since taga Dagupan ay, since taga Pangasinan kami, maraming bangus, tapos meron kaming fish pond dito sa likod ng bahay na siyang naglilinis ng mga fish na yung ano, na dibon. Kaya parang connected lang siya sa isa't isa. And isa pa, malalim yung hugot na ano, malalim yung hugot na makukuha natin sa tinik. And inspiration na din na sabi nga nila kung ano ba yun, nakalimutan ko tuloy. Habang, 'di ba ang tinik pag nauubos lalong tumatalas. Parang ganun din sa buhay, pag ninuubos ka ng buhay or ng kapalaran, mas lalo kang tumitibay at saka tumatalas. Ayun. So inspiration is kinukuha ko rin lang siya sa environment. Una sa environment din kasi nga very raw yung material, tapos pangalawa yung characteristics ng fishbone na matinik, matalas, tsaka kaya yun parang parang kunanak ko lang siya sa mga experiences ng pangkalahatan na mahirap ang buhay, matinik ang buhay. Yun yung ginagawa kong inspiration para makagawa ng artwork. And sa experiences, hindi ko in-expect talaga na ano, it will go beyond yung iniisip ko nung nagsisimula pa lang ako. Kasi ano siya, somehow masasabi ko rin na how do you call this one? Above siya sa ibang artist na nag-struggle talaga na makilala. But since yun din ang advantage, pag iba yung medium mo or rare yung medium na ginagamit mo, aangat ka talaga kasi iba ka. So yun ang challenge talaga as an artist, yung makagawa ka ng something different talaga para umangat ka sa iba. My best artwork is yung winning piece ko na motion of life. Kasi nag-grand prize siya. And hindi lang dahil nag-grand prize, dahil ano, na-inspired ako na talagang araw-araw talaga. Nung sinali ko siya sa competition, 1 month before lumabas yung result, talagang it made me go to church every day, every morning para lang manalo sa competition na yon. And answered prayer naman siya kasi talagang ano, nag-stand out yung entry ko from... Ako lang yung from the province and lahat ng mga kakompetition ko is from Manila, tapos fine arts students pa sila. Ako from the province, tapos college dropout. Yun, parang very special yung artwork na yun para sa akin. Sa frogs naman and amphibians, pag i-relate mo, maybe ano lang, siguro yung maging concerned din tayo sa environment natin. Not hindi naman siya necessarily pang fishbone. Pero yung, kasi diba, how do you call this one, may ecosystem tayo, nagre-relate tayo sa isa't isa. So, konting bagay lang na makakasira sa kalikasan natin, it will really affect them so much. Kaya, in a way, para ma-preserve natin yung ating mga amphibians and other, or like yung mga frogs, in saving them, kailangan ingatan natin in our own little ways, like yung mga sa basura lang, yung mga ganun, para yung environment ng ating mga frogs and other amphibians is masisave din sila. So, meron akong i-share.